Ilang mga truck at sasakyan, ilang oras na stranded dahil sa mga bahang kalsada sa Malabon. Katuwang natin sa pagseserbisyo si Liza Aquino ng ABS-CBN News. Radyo sa Isleta, live report! Liza, kumusta dyan? Sharian, maulan na umaga na ko. Natingga po na mahigit na 6 oras o hanggang 7 oras po ilang mga truck at sasakyan dito sa kanto ng Governor Pascual at MH Del Pilar sa Malabon. Dahil nga dito sa pagbaha pa rin sa ilang mga kalsada, nadulot nga po ng bagyong Karina at habagat. Isa nga sa nakausap natin dito kanina, Sharian, si Jerry Marinduque, isa siyang truck driver. At simula pa nga alas 10 kagabi, ay naipit na po siya, nakapila na nga dito sa bahagi ng Governor Pascual. At papunta sana nga siya dito sa direksyon ng Katmon, Malabon para gagarahin na sana no, sa tapos ang kanyang trabaho. Pero hindi sila makalusot dito sa bahagi ito ng kalsada dahil ayon sa mga residente ay may mga areas kanina na aabot na po hanggang bewang pa ang baha. Dahil nga lagpas po ang baha dito sa ilang mga area ay may mga naabutan tayo kanina no, ng mga residente na sumakay na dito sa mga rubber boats para lang makatawid na po dito sa mga lugar na wala ng naipong mga tubig. May mga ilang lugar naman sa Malabon, ang sinabi naman ng lokal na pamahalaan na humupa ng baha, pero ito po no, ay anunsyo na rin po natin sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng mga kaserbisyo po natin. Ang update ng Malabon ay meron pa rin po tayong halos 6 na pulgadang pagbaha dito sa bahagi ng dagat-dagatan at Pangulo. At meron naman yung dito sa area ng Katmon na 6 inches rin. Yung pinakamalalim talaga sa ngayon ay yung area dito sa Governor Pascual at Pantsa po na lokal na pamahalaan na sa 16 na pulgada ang lalim ng naipon na tubig dito sa lugar. Meron naman po tayo sa bahagi ng Rizal Avenue Extension papuntang Magsaysay ang nasa 8 pulgada po ang baha at hindi pa nga possible no, sa light vehicles yung ganitong klase ng naipon mga tubig dito sa lugar. Sa pinakuling tala naman, Sharian, ang Malabon Disaster Risk Reduction and Management Office ay nasa 3,600 pong individual na nananatili ngayon sa iba't ibang mga evacuation centers dito sa lungsod. Pero Liza, para sa Bantay Karina at Habagat Special Coverage, Liza Aquino, ABS. Liza! Ayun, nawala si Liza. Liza! Ninang! Nawawala, Liza. Ayun! Bakit pa, andaya mo naman eh. Nung tinatawag kita, eh mo akong pansinin, si Robert ang pinansin mo eh. Ninang ko yan eh. Sorry, mahina ang signal dito sa Malabon at malakas pa hangin ngayon dito. Oh, sige, Liza. Hindi, mangumusta lang ko. Ibig sabihin, kung marami pa rin lugar yung baha, lubog sa baha, ibig sabihin, marami pa rin hindi nare-rescue? May mga kailangan pang nakapilang mga barangay na kailangan pang pasukin para i-rescue yung mga tao doon? Oo, Sharian, kasi kanina, partikular na inikutan ko yung Barangay Porrero, no? Kasi ito yung nating brisada ng DRMO. Mm-hmm. May mga rescue teams tayo nakita doon na nakastandby yung rubber boats nila. At ayon sa kanila, kasi madilim kanina eh. Madilim kanina, so hindi tip-tip, no? Para sa mga rescue team din natin yung agad-agad silang lulusong doon na walang game plan. So kanina, dito sa mga nakausap natin yung White Lily Street, Juliana Street, Inda Maria at Ate Street, may mga hanggang bewang na pagbahat. Ayon sa kanila, kanina, nakaschedule ng 4 a.m. yung rescue doon sa mga areas na yun. So may ilang mga residente kasi yung bumabalik dito sa mga bahay nila, Sharian, sinisilat yung mga gamit kung may maisasalba pa. Yan yung mga sitwasyon sa ilang mga barangay dito sa lugar, Sherry. Pero paraan para ma-verify ng mga kaanak ng mga taga dyan kung na-rescue na, na-evacuate na yung mga kamag-anak nila? Saan sila pwedeng humingi ng tulong? Kasi like kahapon, yung ating kasama no, dito sa trabaho, si Senkli, yung cameraman natin, meron siyang kamag-anak din na na-trap. So obviously hindi ito nag-iisang kaso no. So yung mga gaya niya naghahanap ng paraan para makahingi ng tulong sa DRMO. So ano yun, may hotline, may Facebook, ano paano mag-communicate? Okay, lista natin ito ngayon sa mga kaserbisyo po nating nanonood, nakikinig daw, Sharian. Ito ang number na inilabas ng local government. So for Smart, ito siya 0919-062-5588. Okay. Meron din tayo landline, no, Sherry. Ito siya,
8921-6029. So yan po ang mga hotline sa pwede nyo tawagan ng mga lokal na pamahalaan ng Malabon. Coordinate kayo sa kanila para ma-direct kayo sa mga direct line naman ng mga barangay na nakapwesto sa iba't ibang evacuation centers din, Sherry. Ah, ito, sure na may sasagot naman. Kasi di ba minsan, partner, may mga hotline sa sobrang busy ng mga LGU, hindi na rin sasagot. Hindi naman, may nag-a-attend naman. So far, meron namang sumagot kanina kasi ito rin yung ginamit kong linya para malaman kung saan ako pupunta kanina. So, wala kayong mga baha dito sa Malabon. Ito naman ang natawagan ko. Nagtimbre naman ang mga tamang lugar to sa atin ngayon, ha, Sherian. Open naman ang communication nila so far. Mm-hmm. Okay. Sige, partner. Okay na. Maraming salamat, Liza Aquino. Ingat, ingat! Para sa may init na balita sa loob at labas ng bansa, subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube channel.